akala natin tapos na mga issue-issue, ha? Naiba na mga issue ngayon. As in, alam mo, ha? Dapat, sa totoo lang, ha? Ako, naniniwala na dapat si Kiko Pangilinan tumakbo na lang sa ticket ni Pacquiao. Dapat si Pacquiao at Kiko Pangilinan ang nagsamang tandem. Hindi bagay si Atienza. Dapat si Kiko Pangilinan tsaka si Pacquiao. Bakit to? Bakit naman ba? Bye. Kasi pag si Pacquiao nangangampan niya o nag-iikot, namimigay ho siya ng 1,000 pesos. O, diba? O, habang namimigay siya, si Kiko, ayun, nagsasalita sa pulpito. Sabi niya, sana all. Paulit-ulit niya, sana all. O, diba sila ang bagay? Ano isa sana all mo kay Lenny Robredo? Wala! Sana all may, ano? Munti ka na! Panat ba? Huwag kang ano. Easy ka lang. Hindi ka ko na mapamabanggit yung pangalan ni ano. Sana all may... O, diba? Ito na. Pag-usapan na natin. Ito. Grabe. Dinumog! Isipin mo, dinumog daw si Senator Pacquiao. Ala, parang ala Duterte ang datingan, ha? Dinumog. Ala Duterte, ha? Kasi no, 2016, talagang grabe si Pangulong Duterte. Alam nyo ba kung bakit nalilate si Pangulong Duterte sa mga rally? Kasi mga 3-4 na rally sa isang araw. Alam nyo ba't nalilate? Kasi doon pa lang sa motorcade, papunta doon sa isang lugar, grabe hindi na makadaan ang ano ni Pangulong Duterte, ang kanyang convoy. Ganong katindi pag si Pangulong Duterte. Yun na talagang totoong dinumog. Etong kay Pacquiao, dinumog. Alam mo kung bakit? Mamigay ka ba naman ng 1,000? Hindi, kahit siguro ako, pipila ako dun eh. Hindi, diba? Pambirang buhay yan. O, sino sa inyo hindi pipila pag meron makikita kayong mamimigay ng tigi 1,000 dyan? Pipila rin kayo eh. Kahit hindi nyo gusto yung kandidato, hindi, pipila ako, kunin ko yung pera. Tapos ibaboboto ko, diba? Naturalmente. Kaya ano, matik ng dudumugin niya lagi. May style talaga siya. Nung style niya, bulok. Pero grabe ah, dapat to masitaw ito. Ito, panoorin niyo. Hindi yung nakakatuwa eh. Nakakatuwa kasi namimigay ng pera. Sana all may perang ganyang alak eh. Ay, hindi. Sandali. Alam ko na. Ganito na lang ang gawin natin. Since wala namang pera mo ka-parties, mag-volunteer ho kayo. O mga Banateros Riders, tsaka Mocha Riders, mag-volunteer ho kayo. Punta tayo lagi sa kampanya ni Pacquiao. Tapos pila tayo lagi. O, kung ilan tayo, kunwari, mga 50 tayo, tigi 1,000 o. 50 mil na kagad yun. O, di ba? O, yung 50 mil natin na ilagay natin sa kampanya ni Mocha, o. Every time na bumubunta si Pacquiao sa ibang lugar, nakamotor naman tayo eh. O, oh, yung, sige, 1,000, yung 100 pangkain natin. O, di ba? O, kunwari, 100 tayo. O, 100 tayo, ha? So, 100,000 na yun. Ikinain natin yung 100. 100 times 90. 9. Sandali. Basta ganun. Absent ako nung tinuro yan eh. Oh. So, diba, di totoo, isipin nyo, itry natin yung ganun. Ano sa tingin nyo? Mag-volunteer kayo. Anong trabaho? Pupunta sa lahat ng rally ni Pacquiao. Antaray. O, diba? Ano sa tingin nyo? O, 90,000? Hindi, 100. Ayun naman, Lenny Robredo naman kayo. O, ano? Try natin. Anong 90,000? Hindi 90,000. 100 nga times 9. Ano eh? 100 times 90. Paano naging 9,000 lang? Ayun, hindi kayo marunong magano ha? Mag-mathematics ha? 9,000 lang. Oy ha, magaling ako dyan sa mathematics. Oh, ito. Oh, pakinggan ninyo ha. Dinumog si Senator Manny Pacquiao sa Batangas na isa sa mga vote-less provinces sa bansa.
na Miguel Ron si Pacquiao Diego Latigo ng pagkain yun. O, si at ano? Pera. Siksikin ng mga tao at mukhang hindi raw nasunod. Grabe! Ang lupit mo, Pacquiao! Lahat kaya ng Pilipino bibigyan niya sa... Compute nyo. Kuha kayong calculator! Kailangan ng isang presidente ng 20 million. 20 million. Sige. 20 million. Okay, 20 million times 1,000. Times 1,000. Magkano yun? 20 billion! Oh. 20 million times 1,000 pesos. So, may 20 billion. Sa tingin nyo, may 20 billion si Pacquiao? Ha? Oh. Alam nyo, sa totoo lang, ha? Delicates to, sa totoo lang. Sa totoo lang, delikado ito. Walang biro. Alam mo naman ang mga Pilipino, yun yung mabigyan mo lang ng 200, sumasama na sa rally. Nagpapakahirap na. Eh, yung kayang bigyan ka ng 1,000, baka hindi mo na makalimutan yung mapadiginipa mo pa. Delicate siyang ganyan, ha? Hindi maganda. Pero sa bagay, 20 billion, sa tingin nyo ba may 20 billion si Pacquiao? Sa tingin ko, sa dami ng laban niya, na ipanalo, na italo. Diba? Eh, kahit nga talo siya, laki na ng kita niya, eh. Oo, lupit ito. Patuloy-tuloy. Pwede kaya ako mag-apply kay Pacquiao? Taga-abot lang kasi pangarap ko makahawak ng ganyang kalaking pera eh. Ang taga-abot lang. bawat abot mo ng ganyan, may pumapasok sa ilalim mo. Gano'n o. Sabay, di ba pagpasok mo, oh, para kaltas, 1,000 sa 1,000 sa akin, 1,000 sa isa. Gano'n eh. Para naman magkaroon ng budget ang Mocha Party List. Birang buhay yan o. Ang ilang health protocols. Naka-GCQ with heightened restrictions pa naman ang Batangas. Naka-heightened restriction pa naman ang Batangas. Ibig sabihin nun na GCQ heightened restriction po ang Batangas. Mataas-taas pa po yun. Stricto po yun, ha? Ang tanong tuloy ng ilan, maituturing na ba yung vote buying at maagang pangampanya? Ang depensa ni Pacquiao alamin sa report ni Marian Enriquez. Grabe, oh, tingnan nyo. Wala nang pakialam! Alam mo, sa totoo lang, ito lang masasabi ko sa inyo. Dapat po pala matagal nang ginawa ni Pacquiao to. Dapat pala, hinire ni Duque si Pacquiao. Siya lang pala ang solusyon sa COVID eh. Hindi, tingnan mo, wala nang COVID. Di ba? Dahil pambihira, 2 taon tayong naghirap dito sa COVID. Ang solusyon lang pala ng COVID, mamigay ng 1,000. Mawawala na. Oh, heightened restriction pa niya na. Grabe yung Batangas, oh, walang pakialam. Ito pa, yung iba hindi nakamask. Punong-puno ang kalsadang ito sa Balayan, Batangas. Oh. Walang social distancing at marami ang hindi naka-face shield. Tila walang pakiang mga tao, kahit pa dikit-dikit na sila. Ang dahilan ng kumpulan, ayun, namimigay ng pagkain at pera si presidential aspirant at Senador Manny Pacquiao para sa mga nasalanta ng pagputok ng Bulkang Taal. Ang tagal na nun ha! Ang birang buhay ito si Pacquiao ha! Yung dahilan niya, lupit! Dahil sa ano ng bulkan, ang tagal na po nun! Maging sa videong inilabas mismo ni Pacman, hindi may tatanggi ang kawalan ng social distancing. Kaya naman pala, ang daming dumidikit sa iyong balalay. Hindi, kaya naman pala, yung iba kahit, itakwil na si Pangulong Duterte. Yung sip-sip mong kasamahan dyan, hindi ko na lang papangalanan, ha? Yung sip-sip mo dyan, yung lagi kang pinagtatanggol, yung balalay mo niya, ha? Sip-sip yan dati kay Pangulong Duterte! Oy, naku po! Nagalit pa nga yan sa akin nun eh! Oy, walang biro, bakit? Eh, kasi pinaalis mo ka nun, tas in-status ko? Doon sa gathering ng PDP nun? Tas in-status ko, galit na galit daw yan, oh! Oh, sip-sip ka kay... Sip-sip kay Pangulong Duterte!
Tapos ngayon, inakwil mo na si Pangulong Duterte sa halagang... Matanong kita sa halagang... Eh, pambira. Lagi niyong tatandaan nito. Kilala niyo si Judas? Kilala niyo si Judas? Si Judas yung bumaba ng jeep na hindi nagbayad. Judas not pay? Kilala mo si Judas? Oh, si Judas. Humalik pa yan sa ating Panginoon. Tapos eh, ilang kapalit na ginto lang ba? Ginto ba ang kapalit o basta pera? Ang kapalit. Ha? Tapos tin rider na ang ating Panginoon nun. Oh, di ba? Parang ganyan yung isang nakatabi dyan. Kay Pacquiao. Sabi nga eh, kaya naman pala kayang-kaya niyang banata ng administrasyon. Kahit noon ay napakasipsip! Sipsip sobra niyan. As in, sobrang sipsip niyan. Ha? 13 na pilak daw. Oh, silver pala, hindi ginto. Eh, pagpasensya nyo na, mahilig ako sa ginto. Goldie star na ko eh. Lorena, Makaraig, maraming salamat. Hindi, totoo. Sobrang sipsip niyan. Eh, eto pala naman. Kaya naman pala, ha? Kaya niyang itakwil si Pangulong Duterte. Eh, grabe naman pala mamigay ng pera ito si Pacquiao. Ilang Rolex kaya, ano? O kaya sports car? Ano kaya? Ano sa tingin ninyo? Ang mga ganyang pagtitipon, posibleng maging super spreader event, hindi raw yan palalampasin ng Department of Interior and Local Government. Abay, sana naman! Sana naman, DILG, pambira naman! Hindi kasi pag ito hindi nasampulan. Sayang! Sayang lahat ang pinagod ng gobyerno ito sa dalawang taon. Sayang, nagbakuna pa tayo. Sayang at talagang pinaghirapan natin ng lahat ng pangalan ng quarantine eh. Diba? ECQ, GCQ, MCQ, MEPQ, barbecue. Lahat na ginawa na natin eh. Tapos ngayon may alert pa tayo ngayon. Napakarami natin pautot. Tapos ito pababayaan nyo lang. DILG, naku po, pag ito pinabayaan ninyo, sabi ko sa inyo, aaraw-arawin ko kayo. Ay, nagbababala na ako sa inyo. Alam nyo, mahal na mahal ko kayo, sekretaryan nyo. Pero ito, pag ito pinabayaan ninyo at hindi kayo nag-file ng kahit na ano. Alam mo kung bakit masama ito? Kasi ilang kandidato yan? Anim yan. Anim na kandidato. Dali, anim nga ba? Wait lang, bibilahin ko. Pacquiao, Isko, BBM, sino pa ba isa? Si Lacson. O si Robredo, kandidato ba yun? Robredo, tsaka si Bato. O, anim yan. Eh, paano kung mamaya sabihin ng iba? O, bakit si Pacquiao pwedeng mag-ganyan? Dahil may pera. O, hindi kasi kung pwedeng ganyan, gagawa na rin kami ng ganyan. Oh, di ba? Lahat na tayo magganyanan. It was sort of a violation of some mass on the provisions of mass gathering. So I'll be looking into that. Sagot naman ni Pacquiao. Hindi tayo nagkulang ng paalala sa mga tao. Hindi! Ano yun? Paalala lang? Paalala po. Ganon? Hindi pwedeng paalala lang. Pambihira ka, Pacquiao. Maging responsable ka naman, kandidato. Eh kung diyan pa lang hindi na kayo marunong sumunod, paano ka pa magiging pangulo niyan? In fact, yung mga pulis natin may placard na... Hindi, mali pa rin eh. Mali talaga. Huwag ka na magpalusot. Uso na yung palusot.com talaga ngayon eh. Hindi, sa totoo lang ha, kung hindi nyo naman ginawa yan, kung hindi naman kayo sa labas, hindi kayo nag-motorcade, nagpa-utot na ganyan, hindi naman mangyayari yan. Senator Pani Pacquiao, parang awa nyo na. Ha? Sayang ho yung pagbabasa ninyo kung hindi nyo naman sinasabuhay. Hindi naman sa nangaano ho tayo, namamariseyo. Pero, sir naman, kawawa naman yung mga kababayan nating nabilad dyan sa ano. Tsaka, tawag dito, kung sakaling magka-COVID sila, kaya nyo hubang sagutin? Di ba, gobyerno na naman ang mamumroblema? O, kayo, may pambili kayo ng gamot, may pambili kayo ng totoxic-sicilin, ganun.
Tsaka yung ano yun? Ano ba yung isa ba? Na remdesivir. Ayun, oh. Di ba? May pambili kayo. E paano yung mga tao? Wala. Kawawa naman. Social distancing. Inamin din ni Pacquiao na namimigay nga siya ng pera. Pero hindi raw yan vote buying. Ay, grabe. Pinipilit dami. Grabe, ang dami niya, no? Ang lupit! Oy! Dada! Coach Oli, paki-organize na, Manateros Riders. Ah, mag-organize na kayo. Tayo ay pupunta sa lahat ng rally ni Pacquiao. Okay? Kukuha tayo ng tigi 1,000, tapos gagamitin natin. Isipin mo, ilang rally yan. Kung makasampung rally tayo, tapos 100 tayo, tigi 1,000 sa atin, hindi 100,000 na. 100,000, tapos 100 rally. 100,000 plus 100 rally is to 10 million. Oh. Yan lang pala ang solusyon natin eh. Tapos na laban. Oh, 10 million na. Protocol. Dahil sa kagustuhan ng taong palusot. Mapalapit kay Manny. Palusot.com. Maisigaw yung kanilang damdamin. Hindi nasunod. Kaya, kung meron mang hindi nagawang tama, ay dahil na rin sa sitwasyon. Ang isa pang tanong, may tuturing bang premature campaign ang ginawa ni Pacquiao? Ang sagot ay hindi. Kung pagbabasihan ng Supreme Court ruling noong 2009, maituturing lang na opisyal na kandidato ang isang aspirant oras na magsimula na ang campaign period sa Ayan. Malinaw to sa mga nagsasabing premature campaigning. Hindi po kasi ayon ho sa ruling before sa Supreme Court, pag nagsimula na yung campaign, actually mali talaga yan eh. Sa totoo lang, mali niyang batas na yan. Ibig sabihin yan, January pa yan eh. So lahat ng gagawin sa January, doon pa lang magsisimula yung quote-unquote formal campaign starting January next year. So yung mula gagawin ngayon hanggang sa December, yung pinagagawa nito ni Pacquiao at saka ni Isko Moreno na nag-iikot-ikot, ay hindi yan campaign na matatawag. Okay? Pero syempre, yan naman talaga ang motibo niyan, di ba? I mean, nagpapakaano lang yung mga yan, papalusot lang. Pero yan ho talaga yan. Brary. Bukod kay Pacquiao, nagpunta rin sa Batangas si Mayor Isko Moreno. Giit niya, sinigurado nilang nasunod ang standard health protocol. Bukas din daw siya sa anumang investigasyon. May tutula. They're entitled to do what they have to do. As far as Batangas is concerned, and Senator Ralph Recto and the group, and the City Government of Lipa, they have followed all the procedures. Paalala naman ng Department of Health sa mga kandidato. We know that it is election time, pero sana po huwag natin kakalimutan, nandito pa rin yung virus at maaari pa rin talaga, makapanghawa-hawa ang ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. Parang wala na. Ay nako.